Magandang gabi dyan sa lahat ng mga kaubayan natin dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na po dyan sa Kabisayan, kung saan dinadaanan ni Udit, mga kababayan. Alam po natin, maganda na ang panahon, ang kaso, yung mga tubig ay sigurado hindi pa humupa yung iba. At yung iba ay natatakot pa dahil may mga banta na naman ng mga balita na kung saan. Mayroong bantayan natin yung ating panahon, mga kaibigan. Mayroon po tayong makikitang mga site na kung saan makikita natin yung banta ng bagyo. So far, nakikita po namin dito sa ibang bansa, mga kababayan, yung laki ng pinsala na dinulot itong si Bagyong Udit mula dinagat dyan sa Southern Liti, mga kababayan. Tagaliti po ako. Dyan sa Matalom, dyan, bandang Asin City, basta sa South. Pero sa amin, dito po sa Bilyaba, medyo bandang North ng Liti. Mayroon po akong nabalitaan na medyo okay lang daw. So far, wala pa rin ako nakita ng upload. Ang pamilya ko ay hindi ko pa rin tawagan sa kayo, mga kababayan. Well, anyway, salamat kung ganun sana. Pero nakikiramay po tayo doon sa mga dinadaanan po na feel namin yung mga dinama ngayon, mga kaibigan. Gutom, pagod, puyat, dahil siyempre stress, kaya isipin sa sira o ang pira ang kailangan yan, di ba? Well, anyway, malakihan po ito. Ito po ay buong Visayas yata, itong mga kababayan. Hanggang doon po sa Coyo Island ng Palawan, mga kababayan, ay talagang winalis ni Udit, mga kababayan. So para kung tingnan natin siya, makikita po natin, meron po tayo ngayong tinitingnan. Ito po ay simultaneous cast. Live po ito, mga kababayan, dahil satellite na image o radar po ito, mga kababayan. So ito po yun ay patungkol sa buong earth po ito, mga kababayan. Ito siya sa buong earth. Makikita natin siya rito, yung kilos ng ating hangin. Live po ito, mga kababayan, kaya malalaman natin ngayon. So si Udit ay dito na po ngayon sa bandang Taiwan yata ito, mga kababayan. Ito na po yung truck niya, mga map. So nakikita natin siya rito, mga kaibigan. Galing po yan dito sa ating dito mismo. Dito siya galing. So ngayon malayo na siya. Pero ito po siya ngayon, mga kababayan. Malakas pa rin siya. Nasa 100 mahigit pa rin kilometer per hour ang wind speed niya sa ngayon. So ito po siya, mga kababayan. Ito po yung data niya. So tingnan nga natin, kalkalin natin yung data niya. Yung source scale. So ito yung pizza ngayon, mga kababayan. Year 2021, month 12, day 20. So ito ay accurate po ito, mga kababayan. So ito yung air. Ito yung air, yung nakikita nyong numadaloy. Yung po yung hangin mismo, mga kababayan. Ayos po sa truck. Nakatrack po siya ngayon. Ngayon, tingnan man natin yung dagat. Yung kilos mismo ng dagat, mga kababayan. Mga alon po ito. So nakikita po nyo yan. Yung alon po niya ay salubungan, mga kaibigan. Ito po yung alon sa dahil sa bagyo nga. Ito yung alon na po ito. Yung nakikita nyo yan. Ocean po yan. Yung ocean na filter siya. Nakikita natin ngayon. Kung tingnan natin yung hangin, ito po siya, mga kababayan. O dahil sa hangin na yan, gumagalaw yung, siyempre may current po yung tubig. Ito po yung current ng tubig natin, mga kababayan. Ayan, yung alon yan. Tingnan nga natin yung current. So ito nga naman, tingnan nyo, mga kababayan, yung sog ba sa Bisaya? Sog. Dahil sa bagyo nga, ito yung sog, yung galaw ng tubig mismo, yung dagat. Magulo siya, di ba, mga kaibigan? Dahil track po yan, computer po ito, at live po, mga kababayan. So yan po ang current, ocean current, mga kababayan. Tubig na po yung ocean current, tubig siya, mga kababayan. So ito yung air, ito yung daloy naman ng hangin, talagang
Ganyan ang ikot na Jesus eh. Ganyan ang ikot niya oh. Ganyan sa kabilis ngayon mga kababayan. Ito yung truck niya. So nakikita po niya yan mga kababayan. Yan po siya. Yung huwag yung kalimutan mga kababayan, lahat ng bagyo na nasa abab sa equator, yung tinatawag na northern hemisphere ay counterclockwise po ang galaw ng hangin. Lagi po yan mga kababayan. Mula equator pataas, ang galaw ng hangin ay counterclockwise. Mula naman na sa equator pababa, yan naman po sinasabing southern hemisphere, yung galaw naman ng hangin doon ay puro naman clockwise mga kaibigan. So tingnan nga natin dito kung clockwise ka ba. Meron namang current pa rin ang hangin mga kaibigan. Kahit walang bagyo, may daloy pa rin ang hangin. So dito sa ito yung southern hemisphere mga kaibigan. Dito na po sa below the equator, yung mga pag may produce na hangin, ito yung Pilipinas ano. So baba dyan, southern hemisphere po. Tingnan nga natin yung mga ikot ng hangin dyan. Australia, pag may ipo-ipo o bagyo, yung galaw ng hangin dyan ay clockwise naman. O hanapin natin yung mga may umiikot. Ito southern hemisphere po ito siya mga kababayan. So ito na po yung south pole ito. South pole na po ito mga kababayan. Na nasa ilalim po ito ng south pole, nasa ilalim po tayo. Ayan po yung galaw ng hangin niya. Nakikita po nyo mga kababayan, south pole po ito. So clockwise naman ang galaw talaga. Totoo po yan mga kababayan. Tama yung nabasa ko. So ito naman yun siya talaga nakikita natin. Then light po ito mga kababayan. So tingnan nga naman natin sa north pole. Diretsyo na natin sa north pole. Itong north pole na po ito mga paps. Titignan natin yung galaw ng hangin dyan. Yan, counterclockwise. May mga bagyo. Ito yung Amerika ito. North and South America. Ito yung Pilipinas. Yan po siya, mga babayan. So ayaw po sa nakita natin o may nabasa po na kapos kanina sa Facebook mga kababayan. Meron na po daw nabuhok dito sa bandang Pacific Ocean na binabantayan ngayon. Pagkasa, tingnan nga natin. So far wala pa dito mga kaibigan dahil simultaneous po ito live. Wala pa mga kaibigan. So nakita nila yung ulap lang na nagkaroon ng formation ng clouds doon sa bandang Pacific Ocean. Dito po nakikita nyo yung migraine. Dito banda na mamuho pero so far yung daloy lang ang hangin, yung airflow mga kababayan, wala man, walang nagbabago, so normal siya oh. Nakikita naman yan pag mayroong namuhong bagyo kasi yung hot and cold, maglalaban yun doon, nagkaroon ng formation, so naglaban sila. Dahil power po yan mga kaibigan, malakas po ang power yan, nakikita nyo. Hindi natin nakikita pero may puwersa po siya. Kaya yung lamig at saka mainit, nagpanag po yun, mag-ano siya, para mag-bailey ba? So, iikot yan. So, par wala pa naman. So, tingnan natin dito sa kabila. Tingnan natin sa kabila, mga kababayan. Radar image, satellite image, sorry. Ito yung satellite image ngayon sa Pilipinas. Ito yung Pilipinas mga kababayan. So nakikita po nyo, ito yung Pilipinas. Yan nasa gitna. At ito yung binabantayan, banda sa right side ng konti. Ito po yung clouds formation sa ngayon. Ito yung binabantayan na pag-asa. So far sa akong i-detect ng isang sensor natin, yung airflow, wala pa naman mga kaibigan. Walang namumuong ipo-ipo. Yung pagka
nagkakaroon ng daluyong ng hangin dito sa area na ito. Dahil dito po nagsisimula yung pagkabuo ng mga bagyo, mga kabayan dito sa area na ito. Acidic ocean po ito, mga kababayan. So far yung air flow ng hangin, normal pa. Pag mayroon mang mamumuo, makikita natin ay iikot yung air flow, mga kaibigan. Katulad nito, yung katulad kay bagyong Udit. Mag-iikot yan, yan. Iikot siya, makikita natin dito kung mayroon. So far wala. Ito po yung si Udit, mga kaibigan. So far wala pa dito, walang namumuo. Yung cloud formation, yun lang binabantayan niya. Pero yung air flow ay normal na normal, mga kababayan. Sana hindi, hindi pa naman. Ito live po ito, ito lang ang nakikita natin sa ngayon. In the future, tomorrow o sa sunod araw, maaaring magkakaroon. Pero dito, nababantayan na natin siya. Makikita na natin siya agad kung mayroon man, mga kababayan. Sa makapaghanda na naman tayo. So, ang pizza po ngayon, mga kaibigan, ay December 20, 2021, 6:07 PM, live po ito, mga kababayan. So ang oras dyan ay alas 11 ng gabi. Sa ganitong pizza pa rin, mga paps. So wala po tayong alahanin sa ngayon, mga kaibigan. Within 24 hours wala pa siya. So after 24 hours magkakaroon tayo ng panibagong broadcast dito. Dama po ako nagsasalita ngayon, mga kaibigan. So Merry Christmas sa iyong lahat yan. Kahit meron tayong mga dinadaanan, hindi po pwedeng talagang dadaan tayo sa December 20. Anyway, magpakatatag lang tayo, mga kaibigan. So God bless you.